Malamig na simoy ng hangin ang malayang pumapasok sa nakabukas na bintana dito sa aking kwarto. Itinali ko ang aking buhok matapos kong maisuot ang jacket na bigay pa ng kababata kong si Marvin. Pagko ay muling binalikan ng bag na dadalhin ko sa aking pagluwas. Kailangan mo ba talagang pumunta pa ng Maynila? Maayos naman ang trabaho mo dito ah. Tanong ni tatay na hindi ko na malayang nakapasok na pala. Sinara ko ang bag bago siya binalingan. Mas malaki ho ang sahod doon, tay. Huwag po kayong mag-alala. Palagi naman akong tatawag sa inyo eh. Matamis ko pa siyang nginitian para makumbinsing huwag mag-alala. Ayoko rin mahalata niya na hindi lang yun ang dahilan kung bakit kailangan kong pumunta ng Maynila. Nalaman ko kasi mula kay Nanay Silda, ang stepmother ko na buhay pa ang totoo kong ina at nasa Maynila ito naninirahan. Yun nga lang, hindi niya alam kung saan mismo doon. Malawak ang Maynila, Maika. Baka maligaw ka lang doon. Singit naman ni Nanay Silda na nasa likuran ni tatay. Kasundo ko siya, maging ang mga half-siblings ko. Pero hindi yun sapat na dahilan para maramdaman kong kumpleto ko. Ewan ko ba, simula nang magdalaga ko, palagi ko nang nararamdaman na parang may kulang sa pagkatao ko. At ang naiisip kong sagot ay isa lang. Kailangan kong makita ang totoo kong ina. Kailangan kong malaman kung bakit niya kami iniwan ni tatay. Bakit hindi niya kami binalikan? Nakalimutan niya bang may anak siya? O talagang hindi niya lang ako minahal? Magtiwala lang po kayo sa akin, Nay, Tay. Sa'yo may tiwala kami. Pero sa mga taong makakasalamuha mo doon, wala. Tugon ni tatay. Hindi pa rin talaga siya sang-ayon sa gusto ko. Dalaga na si Maika, Han. Alam kong iingatan niyang sarili niya para sa atin. Sambit ni nanay sabay tapik sa balikat ni tatay. Nagpapasalamat namang tinignan ko siya. At hindi yata ako magsasawang magpasalamat sa kanya dahil sa pagturing niya sa akin na parang isang totoo niyang anak. Sa salas ay naghihintay sa amin ang tatlo ko pang kapatid. Magkakasabay nila akong niyakap na tinugon ko naman. Mag-iingat ka doon, ate ah. Magkakasunod akong tumango. Oo naman, para sa inyo. Aalagaan niyo si tatay ha, huwag magpasaway. Saad ko sabay tingin kay Jering na siyang pinakapanganay. Makakaasa ka ate. Muli akong napangiti. Kahit panay lalaki silang mga kapatid ko, ay hindi naman sakit ng ulo. Lumaki kasi sa pangaral namin nila tatay. Hanggang sa piyaray, inihatid nila ako. Halos marindi na nga ako sa mga habili ni tatay. Mabuti na lang talaga at kasama namin si nanay. Dahil parang balak pa yata akong samahan ni tatay sa Maynila. Todo ang kaway ko sa kanila nang tuluyan ang umandarang barko. Kahit kagustuhan kong umalis ay hindi ko pa rin mapigilang huwag maging emosyonal. Mamimiss ko sila ng sobra. Lumaki akong itinuturing nilang prinsesa. Kahit akong panganay, hindi ko naramdaman yun. Dahil siguro sa nag-iisa lang akong babae. Kaya ngayon, hindi ko alam kung kaya ko bang panindigan tong pagpunta ko sa Maynila. Sana, hindi masayang ang pagluwas ko. Sana, hindi mapunta sa walang pag-iwan ko kila tatay. Pangako tay, sa pagbabalik ko, nasagot na lahat ng mga katanungan ko at hindi ko na rin mararamdaman na may kulang pa sa pagkatao ko. Mag-aagaw dilim nang makarating ako dito sa Maynila. Tama nga sila, maingay, matao at marami ang naglalakihang gusali dito. Feeling ko nga ay maririndi ako. Sa probinsya kasi namin ay talagang tahimik. Napabuntong hininga ako. Kaya ko to. Ginusto ko to, kaya dapat huwag ko itong ikumpara sa probinsya namin sa Mindoro. Kaunti lang ang gamit na dala ko, kaya naman naglakad-lakad lang ako para makakita ng mauupahang silid. Marami naman akong itagong pera, tapos binigyan pa ako nila tatay at ng mga kapatid ko. Ang mga iyon talaga, kahit nag-aaral pa lang, talagang madiskarte na. Kaya nga minsan na lang kung tumanggap sila ng pera mula kay tatay. Nang makaramdam ng pagod ay dumayo muna ako sa mini park at naupo ron. Mag-iisang oras na akong naglalakad pero wala pa akong nakikita. Halos lahat kasi mga punuan na. Bumili lang ako ng tinapay at maiinom. Saglit lang din akong nagpahinga. Pagkaway nagsimula na ulit akong maglakad-lakad. Bedroom for rent? Sa aking paglalakad ay napadaan ako sa malaking tindahan.
Sa gate nun ay nabasa kong karatula doon. Nakailang beses ko rin yung binasa para masiguradong hindi ako namamalikmata lamang. Totoo nga! Para akong tangang napapalakpak pa. Kaagad kong kinuha ang cellphone at kinontak ang number na nakalagay doon. Thank goodness! Akala ko talaga sakali na ako matutulog ngayong gabi. Yung nasa dulong kwarto lang ang hindi pa okupado, kaya iyon ang para sa'yo. Huwag ka mag-alala, hindi naman uso dito ang multo. Teka, naniniwala ka ba sa multo? Tumigil sa paglalakad ang matabang babae bago ko nanunuring tinignan. Siya si Aling Bebang, ang may-ari nitong silid na paupahan. Hindi naman po. Hindi ko maiwasang mailang. Mukha kasi siyang palingkera. Matabi lang bibig at grabe kung makatingin. Mukha siyang istrikto at maraming ipit na nakalagay sa buhok niya. Goods! 5 silid sa bahay na ito. Ibig sabihin may 4 ka pang makakasama rito. Huwag kang mag-alala. Babae naman silang lahat at mababait. Basta ayoko nang makalat ha? Ituring mong bahay mo na rin ito. Matapos ang bahaba niyang mga paalala, ay inabot ko na sa kanya ang pauna kong bayad. Iniabot niya rin naman sa akin ang susi bago umalis. Bagsak agad ako sa pagpasok ko sa silid. May libreng higaan at maalikabok na electric fan. Pwede pang magamit. Bukas ko na lang siguro lilinisin. Napapagod na talaga ako. Hinayaan ko nang kainin ako ng antok. Bukas ko na rin siguro sisimulan ang paghahanap kay nanay. Isasabay ko sa paghahanap ng trabaho ko. Malalim na ang gabi nang magising ako. Bala ko ba sanang matulog ulit? Pero nagwawala na mga alaga ko sa tiyan. Ngayon ko naalala na hindi pa nga pala ako nakakapaghapunan. Napagdesisyonan kong bumangon. 11:00 na ng gabi. Sana naman may bukas pang tindahan. Maingat akong lumabas ng bahay. May susi naman ako kaya nila ko muna ang pinto. Pero ang gate ay sinarhan ko na lamang. Tahimik pero maliwanag ang kali nang lumabas ako. Malamig. Mabuti't naka-jacket ako. Wala na akong makitang bukas na tindahan. Kaya naman bagsak ang balikat na babalik na sana ako sa bahay nang makita kong madilim na eskinita. Hindi ko alam pero parang may naguudyok sa akin na pumunta ron. Kinakain ako ng matinding kuryosidad. Kaya sa huli ay namalayan ko na lang ang sarili kong tinatahak ang eskinita. At habang papasok doon ay palakas ng kabog ng dibdib ko. Malapit na ako sa dulo kung saan may ilaw na ng poste, nang matigilan ako ng makarinig na parabang may nagtatalo. Maawa ka sa akin, boss. Hindi na po mauulit. Nangangambang pakiusap ng lalaki. Maawa? Sira ulo ka ba? Ilang beses nang pinalalampas ni boss yung katraydoran mo, pero paulit-ulit mo pa rin ginagawa. Anang maangas na boses. Napapitlag ako. Kasunod nun ay nakarinig ako ng malakas na pagdaing. Para bang nasaktan, at kahit kinakabahan ay naisipan ko pa ring tignan. Pumuwesto ako sa malaking basurahan at doon ay marahang sumilip. Halos manlaki ang mga mata ko nang makitang nakaluhod ang lalaki. Nakatalikod ito sa gawi ko, habang sa harapan niya naman ay nakatayo ang 3 mga nakaitim na lalaki. Pero hindi iyon ang nakaagaw ng atensyon ko, kung hindi ang matangkad na lalaking nakasandal sa itim na kotse. Nakamask ito at tanging ang asul na mga mata lamang nito ang nakikita ko. Diretso at walang emosyon itong nakatingin sa nakaluhod na lalaki. Mahina akong napasinghap nang tadyakan ng isang lalaki ang nakaluhod na lalaki sa mukha. Alam mong ayaw ni boss ng traidor at sa lahat, siya pa talagang naisip mong kalabanin. Muli ay isang sipa sa sigmurang natanggap ng lalaki. Anong gagawin namin dito, boss? Tanong ng payat na lalaki, sabay tingin sa lalaking may asul na mga mata. Yun siguro ang boss nila. Kill him now. 3 salita lang yung sinabi niya, pero para na akong sinabuyan ng nagyayelong tubig. Ang lamig kasi ng boses niya, at sa tinding niya pa lang, masasabi mong delikadong tao na siya. Teka, sino nga ba siya? Bakit asul ang mga mata niya? Siguradong hindi siya Pilipino. Dayo lang siya dito sa Pilipinas. Pero ang kapal naman ng mukha niyang manakit ng tao rito. Dahil sa pagtitig ko sa lalaking yon, ay hindi ko inaasahan ang sunod na nangyari. Malakas akong napatili ng barilin ng mga itong lalaking nakaluhod, na ngayon ay wala ng buhay, na nakabulagta sa kalsada. At dahil sa pagtili ko,
ay bumaling ang tingin nila sa akin. Natatakot naman akong napaatras, lalo na nang magtama ang tingin namin ng boss nila. Get her! Don't let her escape! Halos mag-echo sa buong lugar ang matigas na boses na yun ng lalaki. Bago pa sila makalapit ay kumaripas na ako ng takbo. Nakalimutan ko na ang gutom at antok ko. Napalitan na yun ng takot. Nagkaroon ako ng pag-asa ng matanaw ang gate namin. Kaagad akong pumasok doon at mabilis yung inilak at pumanhik na ako sa aking silid. Nang gabing yun ay nakatulog akong baon ng matinding panginginig at takot. Hindi ko inaasahang sa unang gabi ko rito sa Maynila ay makakasaksi ako ng ganon. Tanghali na ako nagising kinaumagahan, kaya hindi ko naabutan ang mga kasamahan ko rito sa bahay. Nalaman ko mula kay Aling Bebang na maagang umaalis sa mga iyon at tuwing gabi na nga lang nagkikita-kita. Ako naman ay nagmamadali na rin kumilos. Hindi dapat ako magsayang ng oras. Tama si Nanay Silda, masyadong malaking Maynila. Saan ako mag-uumpisang maghanap rito? Sa huli ay napagdesisyonan ko na lamang na maghanap na muna ng trabaho, kahit part-time lang, at ang ibang oras ko igugugol ko naman sa paghahanap kay Nanay. Sana lang talaga'y mahanap ko na kagad siya. Oh, alis ka na? Tumigil ako sa paglalakad ng madaanan ng sari-sari store ni Aling Bebang. Nakita ko siyang nakatayo doon. Marahan naman akong tumango. Oh sige, mag-iingat ka ha. Maging alisto ko rin. At huwag magtitiwala sa mga nakakasalamuha mo. Mabait din naman talaga siya. Para siyang si tatay na laging nagpapaalala sa akin. Nalaman niya kasi na ito ang unang araw ko rito sa Maynila. Sige po, salamat po. Matapos magpaalam ay sumakay na ako sa humintong tricycle. Sa palengke ko nagpababa. Sabi kasi ni Aling Bebang, maraming karinderya doon na naghahanap ng dishwasher. Pero nalibot ko na halos lahat ng karinderya. Wala pa rin tumatanggap sa akin. Kesyo may nakuha na raw sila. Iha! Saglit! Paalis na ako sa huling karinderyang pinuntahan ko nang tawagin ako ng payat na babae. Bakit po? Nakangiting hinarap ko siya. Baka kasi biglang nagbagong isip niya at bigyan na ako ng trabaho. Naghahanap ka ng trabaho, hindi ba? Marunong ka bang maglinis? Tanong niya habang pasimple akong sinusuri ng tingin. Magkakasunod naman akong napatungo. Lahat po ng gawaing bahay alam ko po. Kahit kasambahay nilang siguro ko, papatusin ko na. Kaso stay out nga lang. Pumunta ka sa address na ito. Tinanggap ko agad ang papel na ibinibigay niya. Royal Hotel yan. Ang alam ko'y nangangailangan pa sila ng housekeeping. Mag-apply ka kagad. Malaki silang magpasahod. Tinignan ko ang hawak kong papel. Ah, sige po. Salamat po. Nagpaalam na rin ako kagad sa kanya at nagmamadaling pinuntahan ang address na sinasabi niya. Marami raw kasing nag-a-apply doon dahil nga hiring sila. Tulad ng inaasahan ko, mahaba nga ang pila. Maraming aplikante. Pero swerte ako dahil isa ako sa mga natanggap at makakapagsimula na raw ako bukas for training since complete requirements naman ako. Kinabukasan din ay maaga akong nag-asikaso ng pagpasok. Kailangan maaga para very good agad. Salamat, Manong. Saglit ko munang nilibot ng tingin ang kabuuan ng hotel. Maganda, malaki, malawak sa loob at yayamanin ng mga taong nag-check-in sa hotel na ito. Bago mag-umpisa ang training, ay ipinakilala muna kami sa mga makakasama namin at ibinigay na rin ang magiging uniform namin. Black polo shirt yun and black pants. Mababait ang mga kasama ko, kaya hindi ako nahirapang makisama. Yun nga lang, dahil malaki ang hotel, marami ang lilinisin. Ayaw daw ng owner na makakakita kahit konting alikabok o putik sa tiles na sahig. Dito pala raw natigil ang may-ari ng hotel na ito. Sa pinaka last floor matatagpuan ang silid nito. Oh, kamusta ang training mo? Break time namin. Nandito kami sa locker room at kasalukuyang kumakain. Ayos naman, pagod nga lang. Tugon ko kay Ashley. Matagal na siyang HK rito, pero dahil mabait, kaya nakapalagayan ko agad ng loob. Sa una lang yan, masasanay ka rin. Umupo siya sa tabi ko at nag-umpisa na rin kumain. At siguradong mawawala yung pagod mo kapag nakita niyo mamaya ang owner ng hotel na ito. May pagmamalaki sa tonong saad niya. Bakit? Gwapo ba?
Single? Tanong ni Ikay. Perfect package ka mo. Masungit, cold, pero ang hot pa rin. May ganun ba? Parang yung sa Wattpad, ganun? Tanong ko naman. At hindi ko alam kung bakit bigla inalala ko na naman ang lalaking may asul na mga mata. Kahit pilit ko siyang alisin sa utak ko, hindi ko siya mawala. Natatakot pa rin ako. Hindi ko nga siya nakilala at tanging mata niya lang nakita ko. Pero ako, siguradong namukhaan niya ako. Kaya madalas talaga akong sumabay sa maraming tao. Baka kasi balikan ako ng mga iyon. Nako, talo yung nasa Wattpad na sinasabi mo. Pagkatapos ng break time, balik ulit kami sa paglilinis. Alas 7 ng gabi nang ipatawag kaming lahat sa malaking silid. Kasya lahat ng housekeeping. Nakatayo kami. Sa gitna namin ay ang mahabang red carpet. Mayaman nga ang owner. May pa-red carpet. Ang bongga lang. Mahigit po sa 10 housekeeping ang na-hire ngayong araw, sir. Narinig kong sambit ng manager. Siguro ay kasama niya ang sinasabi nilang owner. Hindi ko masyadong makita. Bukod kasi sinandito ako sa pinakadulo, ay mga nakatungo din kami. Patuloy sa pagsasalitang manager, isa-isa na rin pinakilala ang mga bago. At habang papalapit sila sa akin, ay hindi ko maiwasang kabahan. Kinakabahan ako sa dahilang hindi ko naman alam. And the last is, Miss Mica Soledad. Sir Smith? Hinanda ako ng sarili ko sa pangiti sa aking pagtunghay. Pero ang ngiti ko ay unti-unting napawi nang sa wakas ay masilayan ko si Mr. Smith. Hindi ko na nagawang umiti. Niibok ang bibig ko ay hindi ko magawa. Basta lang akong nakatitig sa kanya. Partikular sa asun niyang mga mata. Guwapo siya. Oo, maganda ang tindig ng katawan. At kahit hindi ko nakita ang mukha niya noon dahil natabingan ng maskay, may kutob ako. Malakas ang kutob ko na yung lalaking nakita ko nung gabi at itong kaharap ko ay iisa lamang. Bumalik ako sa wisyo nang sikuhin ako ni Ikay. Nang lingunin ko siya ay sinenya sa niya akong umayos. Mariin naman akong napalunok. Kinalma kong sarili ko. Muli kong tinignan si Mr. Smith na parang walang emosyon na nakatingin sa akin. At kahit nanginginig ay nagawa kong maglahad ng kamay sa kanya. Hello po, Mr. Smith. Tinignan niya lang nakalahad kong kamay bago muling binalingan si Ma'am Alexis. I want her. Malamig pa sa yelong saan niya bago nagmarchang paalis. Nahihiya ko namang itinago sa likod kong kamay kong nakalahad kanina. Nagbalikan na kami sa trabaho namin. Ang iba'y nag-out na dahil tapos na ang duty nila. Nanghihinang bumalik ako sa locker. Sapo ko ang dibdib kong malakas ang kabog. Sana hindi siya yun. Sana parehas lang silang asul ang mga mata. Todo ang hiling ko. Hindi naman siguro. Mayaman si Sir Smith. Imposibleng maging killer siya. Mica, pumunta ka sa floor ni Mr. Smith. Ikaw ang gusto niya maglinis ng silid niya. Napaayos ako ng tayo nang biglang sumulpot si Ma'am Alexis. Nakataas ang kilay niya sa akin. Hindi ko alam pero feeling ko ayaw niya sa akin. Ewan ba? I have this attitude na marunong akong makabasa ng tao. Alam ko agad kung masama o maganda ang intensyon nila sa akin. Kaya lumaki akong walang kaibigan. Maliban lang kay Marvin. Sige po, ma'am. Tinanggap ko ang susing ibinigay niya. Huwag mo akong ipapahiya, Mica, ha? Tapusin mong trabaho mo. Yun lang at mabilis na umalis siya. Kinalma ko naman muna ang sarili ko bago pumanhik sa 15th floor. Last floor na yon na si Sir Smith lang ang nagmamay-ari. Malamig at mabango ang kondo na ito ni Sir Smith. Tulad ng inaasahan ko, malawak rin ito. Halatang napakayaman ng may-ari. Hello po. Housekeeping po. Maglilinis po ako. Nanatiling tahimik ang paligid at dahil mukhang wala namang tao kaya tuluyan na akong pumasok at nag-umpisa ng maglinis. It's you, am I right? Muntikan ko nang mabitawan ng hawak kong panlinis nang bigla na lamang sumulpot si Sir Smith. Mukhang kagagaling niya lang sa silid. Nakatayo siya sa hamba ng nakabukas na pinto at matamang nakatingin sa akin. Ano po yun? Mariin akong napalunok. High school lang ang natapos ko, kaya kahit papaano,
nakakaintindi ako ng Ingles. Tsk! He smirked. Bahagya akong napaatras nang humakbang siyang palapit sa akin. Stop acting like you don't know what I'm saying, woman. Tuluyan na akong kinain ng takot. Ikaw yung... Sa klase pa lang nangisi niya. Hindi ko na kailangan pang magtanong. Shucks! Bakit? Bakit naman sa lawak ng Maynila nakita pa kami? Huminto siya ilang di pa ang layo sa akin. Malaya ko tuloy na aamoy ang mabango niyang amoy. What do you think I will do to you? Matapos mong makita ang bagay na yon. Halos magtayuan ang balahibo ko nang tumama sa akin ang mainit niyang hininga. Tuluyan ko na rin nabitawan ang hawak ko. Bukod sa aura niya, napakadelikado rin ang boses niya. Ang aso niyang mata ay unti-unting hinihigo pang lakas at katinuan ko. No, mariin akong napailing. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi ko pa nakikita si nanay. Ikaw? Matilim ko siyang tinignan. Kaya ba kung pinili mong maglinis dito dahil may bala ka? Mas lalong lumawak ang ngisi niya. Pagkuway, humalukip-kip siya. Para siyang haring nakatayo sa harapan ko na kailangan kong sambahin. Dahil kung hindi, ay hindi ko magugustuhan ang gagawin niya. What do you think? Mula sa pagkakangisi ay tumalim ang tingin niya sa akin. I can kill you. Right there, right now, if I want to. Muli akong napalunok at nag-iwas ng tingin nang hindi ko na matagalan ang tingin niya. Hindi ko ipagsasabing nakita ko. Hayaan mo lang ako mabuhay. Hindi ko alam kung magmamakaawa ba ako. Yung way kasi ng pagsasalita ko ay parang galit. Ganyan ka ba magmakaawa? Nagtatakang muli ko siyang tinignan. Nakataas ang isang kilay niya. Anong gusto mo? Lumuhod ako sa harapan mo? Hindi ko na napigilang maging sarkastiko. Bahagyang kumibot ang labi niya. Tila may naisip na nakakatuwang bagay. Pero saglit lang yun. Dahil mabilis rin siyang sumimangot at tinalikuran ako. Walang imik na bumalik siya sa kanyang silid. At ako naman ay bumalik sa paglilinis. Hindi niya naman na siguro ako papatayin. Hindi ko naman siya isusumbong sa mga pulis eh. Hindi kasi ako pakialamera. Hanggang sa matapos akong maglinis ay hindi ko na siya muli pang nakita. Na sobrang pabor naman sa akin. Nangihina lang ako kapag nakikita ko siya. First day being housekeeping ng Royal Hotel. Isa ako sa maswerteng nakapasa sa training. Yun nga lang, sa floor lang ni Mr. Smith akong nakatokang maglinis. Ang swerte mo, Day! Siguro na love at first sight sa'yo si Mr. Smith. Biruin mo, ginawa ka niyang personal na tagalinis. Noon naman kahit sino maglinis sa floor niya, okay lang sa kanya. Ani Ashley, naglalakad kami papuntang admin's office para mag-time in. Closing schedule ako kaya puyatan ng labanan dito. Pero ayos lang naman dahil sa umaga ay magkakaroon ako ng oras na mahanap si nanay. Baka nagkataon lang, issue ka namang kagad. Hindi ko napigilang irapan siya. Gusto kong kilabutan kapag naiisip nila na type ako ng blue-eyed na yon. Like yes, guwapo, panlaban at mabango. Pero ayoko sa killer no. Tumigil siya at eksaheradang hinarap ako. Hindi ka man lang ba kinikilig? Tingin ko nga, siya rin ang nagsabi na ipasa ka sa training eh. Heist, parang gusto ko nang mainggit. Kung ano-anong iniisip nyo, edi mag-request ka kay Ma'am Alexis na ikaw na lang sa floor ni Mr. Smith. Singhal ko. Pigil na pigil kong sarili kong sabihin sa kanya na delikado ang lalaking crush niya raw. Kung ganun lang kadali, tsaka bagay kaya kayo ni Mr. Smith. Pinanlakihan ko siya ng mata. Pagkaway mahinang hinilang buhok niya. Baliw, tigilan mo ko. Naiinis na nagpatuloy ako sa paglalakad. Eh, bakit ba? Gwapo si sir, maganda ka. Bagay kayo. Mukhang wala siyang balak na tigilan ako. Kaya tumigil ako saglit para harapin siya. Teka, tomboy ka ba? Sigaw niya kaya pinanlakihan ko siya ng mga mata. Hoy, bunga nga mo. Hindi ba pwedeng hindi ko lang siya type? Namewang ako. Tsaka, mabuting tao ang mga tipo ko. Pinapalabas mo bang masama akong tao, Miss Soledad? Daig ko pang binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ang malalim na boses na yun sa aking likuran.
Nang tignan ko si Ashley ay tigalgal din siya at namumutla. Gustong gusto ko siyang irapan. Kasalanan niyang lahat ng to eh. Pilit ang ngiting hinarap ko siya at halos mapapikit ako nang makita ang madilim niyang aura. Bahagyang nakaigting ang panga niya at ang mga mata ay tutok na tutok sa akin. Clean my unit now. Hindi niya na ako hinintay pang magsalita. Dahil pagkasabi niya na mga yon, ay malalaki rin ang hakbang na umalis siya. Naiwan naman kaming natitigilan. Sabay pa kaming nakahinga ng maluwag ni Ashley. Nang mapatingin siya sa akin ay inirapan ko siya at iniwan na roon. Habang naglilinis ay todo ang dasal ko na sana ay matagalan pa ang pagbalik ni Mr. Smith. Sana rin ay good mood ito. Dahil kung hindi, baka bigla na lang akong barilin noon. Hindi pa pwede. Hindi ko pa nahahanap si nanay. Bakit naman kasi hindi ako nag-iingat sa mga sinasabi ko eh. Baka mamaya isipin pa ng lalaking yun na pinagkakalat kong killer siya. Naman eh. Kulang na lang ay tuktukan ko ang sarili ko para magtanda na ako. Habang pinagagalitan ko ang aking sarili, ay mabilis din ang ginagawa kong paglilinis. Gusto ko nang matapos para makalabas na ako sa lugar na ito. Bukas naman ng aircon pero pinagpapawisan ako. At dahil yun sa takot na nararamdaman ko sa blue-eyed devil na yon. Pero teka, natigilan ako. Pagkuway mariing na pailing. Ang gwapo naman yung devil. Patapos na ako sa aking ginagawa. Nang bumukas ang pinto at iluwa ang gwapong demonyo. Kaagad nagtama ang paningin namin. Pero ako na rin ang unang nag-iwas ng tingin. Nakasimangot na naman siya, as usual. You're done? Hindi iyon patanong. Seryoso siyang nakatingin sa akin. Opo sir. Sasabihin ko lang sana na patapos na pero dahil mukhang wala siya sa mood, kaya gusto ko na lang lumabas. Then, follow me. Ano po? Akma na siyang tatalikod ng pigilan ko. Tamad naman niya akong nilingon. Do I really have to repeat myself? Wala sa sariling nakagat ko ang labi ko. Talaga bang gusto niyang paluin ko siya? What? Halos napapitlag ako nang magdaas siya ng boses. Kita ko rin ang saglit na pag-igting ng panga niya nang mapatingin sa labi kong kagat-kagat ko. Ang sungit talaga. Bahala nga siya. Okay sir, sabi mo eh. Humakbang akong palapit sa kanya. At dahil masunurin ako, agad ko siyang pinalo sa puwet. Pero isang beses lang. In fairness, ang lambot ng puwet niya. What the heck? Malakas siyang napasinghap. Pagkuway na paatras at namimilog ang asul na mga matang tinignan ako. Bakit ho? Napalakas ho ba? Sorry ho. Ew! Halos namumulang buong mukha niya sa galit. Lalo naman akong nagtaka. Ano namang ikinakagalit niya? Sininod ko na nga gusto niya eh. Why the hell did you do that? Dinuro niya ako at kulang na lang ay tirisin ako ng buhay. Sabi niyo ho paluin ko ho kayo. Ako naman ngayon ang umatras dahil sa takot. Mariin siyang napamura. Buisit! Ang bingi! Naningkit ang mga matang tinignan niya ako. Ang sabi ko sumunod ka sa akin maipagagawa ko sa'yo. Ako naman ngayon ang nanlalaki ang mga mata dahil sa hiya. Ay lintik! Bakit ba hindi ko yan narinig ng maayos? What? Come on! Iyoko ng babagal-bagal. Sa hiya ay sumunod na lang ako sa kanya. Tumigil lang ako nang ma-realize ko kung saan kami papunta. Akmang bubuksan niya ng pinto ng silid niya nang magsalita ako. Teka sir, bakit kailangan ko pang pumasok dyan sa silid mo? Taas kilay na tanong ko. Naninigurado lang. Baka mamaya may binabalak na pala siyang iba sa akin. What do you care? Masungit niyang tanong at tuluyan ang binuksan ng pinto. Pagkuway nilingon niya ako. Ano? Tatayo ka na lang ba dyan? Hindi ko napigilang irapan siya. Ano ba kasing iutos mo? Ba't kailangan ko pang pumasok dyan? Hey, inirapan mo ba ako? Hindi makapaniwalang tanong niya. Hindi ko siya sinagot. Humalukip-kip lang ako. Bahala siya dyan. Nung kang pumasok ako sa silid niya. Yung tanong ko ho ang sagutin niyo. Bakit kailangan ko pang pumasok dyan sa silid mo? Pinaningkitan ko naman siya ng mga mata. Pero nanatili lang siyang nakatitig sa akin.
kaya wala sa sariling nayakap kong sarili ko. Teka, don't tell me, sir. Mariin akong napailing. Kaagad namang nagsalubong ang kilay niya. Stop thinking nonsense, Miss Soledad. Magpapamassage lang ako sa'yo. Masungit at nakairap niyang saad. Abot, bakla ba siya? Bakit siya nangiirap? Housekeeping ako, hindi ako masahista. 30,000, just massage me. Para naman akong nakakita ng star. Ay, we, massage lang? Naninigurado lang, masyadong malaki ang 30,000 eh. Muling naningkit ang mga mata niya. Sa tingin mo, sa payat mong yan pag nanasahan kita? What the heck? Hindi ko nga alam kung may laman pa yan. Anya sabay sulyap sa dibdib ko. Pinag-cruise ko naman ang kamay ko sa dibdib ko. Hoy, wala namang laitan. Naninigurado lang yung tao, ano? Just make it faster. Masakit ng likod ko. Yun lang, at tinalikuran niya na ako. Nakairap naman na sinundan ko na lang siya sa silid niya. In fairness, mas mabango at malamig rito sa loob. Dim lang ang ilaw. Sinarado ko ng pinto. Si sir naman ay naghubad. At tanging boxers lang ang iniwan bago pa dapang humiga sa king-sized bed. Hindi ko maiwasang mapalunok habang papalapit sa kanya. Ang lapad ng likod niya, ang kinis, tapos ang tambok ng puwet. Shames! Makipagpalit kaya ako ng puwet sa kanya. Kinuha ko ang oil sa bedside table bago umupo sa gilid ng kama at nanginginig ang kamay na pinunas yun sa kanyang likod. Ang lamig ng paligid, pero ang init ng balat niya, sobra. Kaya siguro ako pinagpapawisan. Sit on my back, woman. Utos niya na ikinatigil ko. Hindi sa utos niya ako natulala, kung hindi sa paus niyang boses. Bakit kasi ang hot? At dahil mahihirapan nga naman akong i-massage siya sa ayos ko, kaya napabuntong hiningang umupo ako sa likod niya. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay parang biglang bumigat ang paghinga niya ng magdikit ang balat namin. Ako rin naman ay parang nahirapang huminga. Hindi kasi sapat na nakapantalon ako para hindi maramdaman ang init ng katawan niya. Ipinilig ko na lang ang ulo ko. Para sa 30K, kailangan kong mag-focus sa pagmamasahe. Inumpisahan kong imasahe ang likod niya. Magaling ako mag-massage. Naman ako kay tatay. Kaya hindi ko masisisi ang lalaking to na mahinang mapaungol sa tuwing dumidiin ang kamay ko sa balat niya. Nakakailang nga lang. Hindi ako mapakali sa tuwing impit siyang napapaungol. Naiinis ako sa kanya. Kahit alam ko namang pinipigilan niya ring huwag mapaungol. Braso naman niyang sunod kong imamasahe nang makarinig kami ng kalus ko sa labas. Wala sa sariling napalingon ako sa pinto. May tao ba sa labas? Huwag mong pansinin yun. Pambabaliwala ni sir. Ibig sabihin, narinig niya rin. Pero hindi ko kayang baliwalain lang yon. Malakas ang kutob ko na may nakapasok na magnanakaw. Pero papano? Secured ang buong lugar na ito. Sa gilid ng mata ko, ay kita kong may kinuha si sir sa ilalim ng una niya. Nang lingunin ko siya, ay halos manlaki ang mga mata ko nang makitang baril ang hawak niya. Close your eyes, woman. Nakaigting ang pangangutos niya. Dumating na ang makikipaglaro sa akin ng barilan. Mapanganib na wika niya. Kasunod doon, ay pabalibag na bumukas ang pinto at magkakasunod na nagpaputok ng baril ang tatlong lalaki. Mabilis naman akong nahigit ni sir. Gumulong kami pababa ng kama. Pagbagsak namin sa sahig, ay siya nang nasa ibabaw ko at nakikipagpalitan ng putok sa mga goons. Sa balcony! Malakas akong napatali. Nang buhat sa balcony ay lumabas pa ang limang lalaking nakaitim. Mabilis ang bawat kilos ni Mr. Smith. Nahigit niya agad akong patayo. Dinala niya ako sa likod niya na para bang pinoprotektahan niya ako sa mga kalaban. Habang ang isang kamay niya ay may hawak na baril at nakikipagpalitan ng putok. Pagtili lang ang nagawa ko kada makikita kong isa-isang bumabagsak na wala ng buhay ang mga kalaban. Nang makarating sa CR, ay marahas niya yung binuksan at pinasok ako sa loob noon. Stay here. Mas naririndi pa ako sa kakatili mo kaysa sa putok ng baril. Pagsusungit niya bago hinila ang pinto pasara. Naiwan naman ako sa loob ng CR na tulala. Talaga bang nagagawa niya pang magsungit?
Knowing na maraming lumilipad na balat, maaari siyang tamaan. May sayad talagang isang yun. Dahil hindi pa rin humuhupa ang ingay sa labas, kaya nagpunta ako sa bathroom. Doon ay sumiksik ako sa sulok at nagtakip ng dalawang tenga. Hinihiling ko rin na sana huwag mapahamak si Sir Smith. Feeling ko'y mabait naman siya. Kasi kung hindi, edi sana hinayaan niya na akong matamaan ng baril kanina. Pero hindi eh, mas inuna niya pa akong iligtas. Sa naiisip ko, ay hindi ko na malayang napangiti na ako. Mas hot pala siya pag may hawak na baril, tapos nasa ibabaw pa ako. Nagising ako sa hindi pamilyar na silid. Akmang babangon ako nang maramdaman ng pagkirot ng sentido ko. Asan ba ako? Pilit kong inaalala ang mga nangyari bago ko nawala ng malay. Naglilinis ako sa unit ni Sir. Tapos ay dumating siya at inutusan akong i-massage siya. Tapos, nanlaki ang mga mata ko nang maalalang nakikipagbarilan nga pala siya kanina. Sa naisip ko'y dagli akong bumangon at lumabas ng silid. At ngayon ko lang na-realize na nandito pa rin pala ako sa unit ni Sir. Nakita ko kasi siya sa sala na may limang lalaking kinakausap. Natigil lang sila nang mapansin ang presensya ko. "You're awake." Tumayo siya at sinenya sa niyang kasama na lumabas na bago ako lapitan. Anong nangyari? Kamusta ka? Hindi ko na naitago ang pag-aalala sa tono. Sinuri ko ng tingin ng katawan niya. Saka lang ako nakahinga ng maayos nang makitang wala naman siyang tama. Pasimple ko ring hinagod ng tingin ng buong salas. Walang bakas na may naganap na barilan. "Ikaw ang kamusta? Nang balikan kita sa CR, wala ka ng malay. May masakit ba sa'yo?" Gusto kong mapangiti ng mahimigan ang pag-aalala sa tono niya. "Tsk! Don't think too much." Napangiwi ako nang pitikin niya ako sa noo. "Ayoko lang na may mangyaring masama sa'yo habang nandito ka sa poder ko." Pagsusungit niya dahilan para pigilan ko ang pag-assume ko. Inirapan ko siya. "Okay lang ako. Nga pala, asan na yung 30K ko?" "Nasend ko na sa ATM mo." Nagningning ang mga mata ko. "Yes! Kahit ilang linggo ko mag-day off, ayos lang dahil may pera naman ako magagastos. Bala ko kasi talagang hanapin muna si nanay. Dahil iyon naman talagang dahilan ng pagpunta ko rito sa Maynila. Yee! Salamat! Uwi na ako." "Mamaya na. Nagpahanda ako ng almusal. Kumain ka na muna." Hindi niya na ako hinintay pang pumayag dahil kaagad niya akong tinalikuran. Oo nga pala, magdamag akong walang malay. Tapos naalala kong hindi pa nga pala ako naghahapunan kagabi. Sakto't nagugutom na ako. Sa kusina ay halos maglaway ako nang makitang napakaraming pagkain ang nakahain sa lamesa. "Anong meron? May mga bisita ka ba?" Tanong ko. Kinapalan ko na rin ang mukhang maupo at kumuha ng plato. "Just eat. Damn woman, ang daldal." Napalabi ako. "Ang sungit naman. Parang hindi niya ako pinatungan kagabi ah. Ay, erase. Hindi ko na dapat yung naiisip." Sumandok na ako ng makakain at nagsimula na rin kumain. Pero hindi ko pa rin mapigilang mapangiti. Para siyang superhero ko. Niligtas niya ako kagabi. Masungit siya pero gentleman din naman. Parang biglang nawala na sa isip ko ang unang pagkikita namin. Hindi talaga siya masamang tao. "What are you smiling at?" Nag-angat ako ng tingin. "May naalala lang. Lalo kung nilakihan ang ngiti ko. Hindi naman makapaniwalang napapailing siya." "Such a creep." Pero pasmado talaga ang bibig niya. Lunes ng umaga, wala akong trabaho. Humingi ako ng 2 weeks na leave. Mabuti't pinayagan ako kahit kasisimula ko pa lang. Sinabi ko lang na urgent. Need ko nang umuwi ng probinsya namin pero syempre, joke lang yon. Hahanapin ko lang talaga si nanay. Hindi naman siguro nila malalaman na nagsisinungaling lang ako. Sa Paranaque ko unang naisipang pumunta. Naglalakad ako at nagtatanong-tanong na rin sa mga nakakasalubong ko kung nakikilala ba nila ang nanay ko. Pero iisa lang ang sagot nila sa tuwing makikita ang picture ni nanay. Hindi raw nila kilala. "Ano bang full name ng nanay mo, iha?" Tanong ng babaeng tindera dito sa karinderiyang kinakainan ko ngayon. "Abay, sa laki ng Maynila. Imposibleng mahanap mo agad yun. Kung ako sa'yo, may Facebook ka naman yata eh. I-post mo na lang doon. O kaya i-search mo na lang buo niyang pangalan. May Facebook naman sigurong nanay mo, ano?" Natigilan ako at napaisip sa sinabi niya.
May point nga naman siya. Bakit hindi ko kagad naisip na i-post na lang ang picture ni nanay sa FB ko? Hindi ko man lang alam ang buo niyang pangalan. Pero at least, baka may makakilala sa kanya sa mga FB friends ko. May point ka no, Manang? Mag-iingat ka lang dahil sa panahon ngayon maraming manluloko. Napangiti ako. Opo, Manang. Salamat po, ha. Pagkatapos kong kumain ay saglit lang akong nagpahinga. Pagkuway nagpaalam na rin ako kay Manang. Napagpasyahan kong ipagpatuloy pa rin na paghahanap. Nangihinayang kasi ako sa natitirang oras. Mamaya nilang siguro pag uwi ko gagawa ko ng bagong account. Hindi ako pwedeng mag-post sa Facebook ko dahil tsak na makikita yun ng mga kapatid ko at ni tatay. Agaw dilim na pero bigo pa rin ako. Walang nakakakilala kay nanay. Nang makarating sa plaza ay pagod akong tumingala sa madilim na kalangitan. Asan ka ba, nanay? Sa totoo lang, gustong gusto ko nang sumuko sa paghahanap sa kanya. Pero sa tuwing gigising ako sa umaga at mapapatingin sa picture niya, bigla akong nagkakaroon ng bagong pag-asa na makikita ko rin siya. Grade 1 pa lang ako nang bigla na lang siyang umalis. Natatandaan ko pang sabi niya, babalikan niya raw ako. Pero hindi naman nangyari. Linggo, buwan, at hanggang sa naging taon nang lumipas, walang bumabalik na nanay sa akin. May ilang segundo rin siguro akong nakatingin lang sa kalangitan nang makarinig ako ng paghinto ng sasakyan. Nang gumawa ng ingay ang marahas na pagbukas ng pinto noon, ay saka ko lang yun nilingon. Para lang mapaatras ng mula sa itim na van, ay magbabaan ang tatlong nakaitim na lalaki. Anong kailangan nyo? Nahihintatakutang tanong ko nang mabilis nila akong lapitan at sa pilitang higitin papasok sa loob noon. Ang tangka kong pagtili ay naudlot nang tuluyan na nila akong naitulak papasok. Pagkuway mabilis din silang nagsipasukan. At kung gaano sila kabilis na dumating, ay ganun din kabilis na nagmaneho ang driver paalis sa lugar na yon. Sa abandonadong ospital huminto ang van. Higit-higit nila ako papasok doon. Gustuhin ko mang magsisigaw at manlaban na hindi ko ginawa. Ayokong ubusin ng lakas ko sa walang kwentang bagay. Alam ko naman kasi na hindi rin ako makakatakas. Madilim sa labas at marami pang armadong lalaki na nakakalat sa paligid. Sa mainit na silid kami tumuloy. Walang kahit na anong bintana. At sa maliit na ilaw lamang nanggagaling ang liwanag. Itinulak nila ako sanhi para masubsob ako sa maruming sahig. Itatali pa ba natin yan? Tanong ng mataba. Hindi ko kita ang mga mukha nila dahil sa suot nilang maskara na tanging mata lamang ang kita. Oo, baka tumakas. Tugon ng payat. Mukhang hindi naman. Nilapitan ako ng mas maliit sa kanila. Lumuhod siya para magpantay kami. Hoy, babae, anong pinaplano mo? Bakit hindi ka man lang nagsisisigaw dyan? Nagsalubong naman ang kilay ko. At bakit ko naman gagawin yon? Dahil kinidnap ka namin. Bobo naman ito. Nagtawanan sila sa sinabing yun ng lalaki. Naiinis naman na inirapan ko sila. Kayo ang mga bobo. Bakit? Kapag nagsisigaw ba ako, pakakawalan niyo ako? Hindi, di ba? So bakit pa ako magsasayang ng boses ko? Natahimik naman sila. Nagkatinginan. Pagkuway sabay na napakamot sa ulo nila. Ibang klase. Iiling-iling na tumayo ang lalaki. Pagkuway sinaya niya sana mga kasama na lumabas. Nang maiwan ako, ay saka pa lamang naglaglagan ng mga luha ko. Ngayon ko lang inilabas ang takot ko. Natatakot ako sa maaaring mangyari sa akin dito. Sino ba sila? Anong kailangan nila sa akin? Kalahating oras nang umalis sa mga kidnapper ay muling bumukas ang pinto at pumasok doon ang anim na lalaki. Ganun pa rin, may mga suot pa rin maskara. Mga pangit siguro sila kaya ayaw magpakita ng mukha. Nilapitan ako ng nakabrown na lalaki. Sinuri ako bago may pinindot sa cellphone niyang hawak. Tingin ko, siya ang boss. Siya lang naiibang suot eh. Warren! 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 Kamusta na, kapatid? Nangunot ang noo ko. Sinong kausap niya? Hindi ko narinig ang anumang sinasabi ng nasa kabilang linya. Hawak ko ang babae mo. At kung mahalaga siya sa'yo, pupuntahan mo siya rito. Dahil kung hindi, pagpipira-pirasuhin kong katawan niya. Napalunok ako. Kinilabutan sa maaari kong sapitin. Pero at the same time, nagtataka rin. Sino ba kasing warin yun? Wala naman akong kilalang ganun ng pangalan. What?
Huwag mo akong lulukuhin. Napapitlag ako ng magtaas ang boses ang lalaki. Tila nagalit ito sa sinabi ng kausap. Mukhang alam ko na kung bakit. Alam niya na siguro na mali siya ng babaeng dinukot. Nanlilisik ang mga matang tinignan ako nito. Her name is Micah Soledad. Pumunta ka rito kung ayaw mong gawin kong sinabi ko kanina. Yun lang, at pinutol niya ng tawag. Sa gigil niya halos yupiin niya ng hawak na cellphone. Nag-iwas ako ng tingin. Kung sino man ang tinawagan niya, sana kahit hindi niya ako kilala magawa niya akong iligtas. Kunin mo na siya! Utos niya bago padabog na lumabas. Kaagad naman akong hinila ng matabang lalaki. Tinalian ang dalawa kong kamay at hinigit palabas ng silid. Sa malawak na garahe kami tumigil. Itinulak nila ako sa upuan at doon iginapos. Nakatayo sila palibot sa akin at tila ba'y may hinihintay. Ang boss naman nila'y nakaupo sa hindi kalayuan sa akin habang nilalaro ang baril. Ako naman ay lihim na nagdadasal na sana. Kahit imposible, dumating pa rin yung Warren. Boss, dumating na po. Sambit ng lalaking kadarating lamang. Sabay-sabay naman kaming napatingin doon. Sabi ko na nga ba't hindi ako nagkamali ng pinadukot? Nakangising saad ng boss nila. Sige, dalin nyo rito. Kapkapan nyo muna, baka may tinatagong armas. Hindi ko naman alam kung bakit bigla kong kinabahan. Dapat ay magkaroon na ako ng pag-asa dahil dumating siya. Pero paano nga ba? Mag-isa lang siya at marami ang mga ito. Hindi niya kakayanin. Where is she? Halos magtayuan ang lahat ng balahibo ko nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Hindi maaari. Relax kapatid, nandito siya oh, buong buo. Nangaasar na sambit nung naka-brown. Sir Smith? Mariin akong napailing. Papaanong siya si Warren? Ibig sabihin, Warren ang pangalan niya at apelido niya lang ang Smith. Bakit ba naiisip ko yun? Teka, bakit ba siya nandito? Talaga bang nagpunta siya para iligtas ako? Nakatalikod sa gawi ko si Mr. Smith at kahit hindi ko pa man siya lingunin, ay alam kong siya na yon. Base sa boses at pabango niya pa lang, kilalang kilala ko na siya. That's good. Dahil hindi ako magdadalawang isip na pasabugin ang lahat ng pag-aari mo kung ginalaw mo siya. Mas lalong humalakak ang lalaki. Ganun mo siya kamahal? Poor you, Warren. Hindi ka talaga pwede sa trono kung babae lang din ang kahinaan mo. Masyado kang maingay, Darren. Tila nauubusang pasensyang wika ni Sir. Nandito na ako. Pakawala mo na siya. Not so fast. Siguraduhin mo munang matatalo mo kami. Masyado namang madali ang gusto mo. Pero sige, namiss ko na rin namang makipaglaro. Bigla ay gusto kong batukan si Sir. Nagagawa niya pa kasi talagang mangasar. Gayong isang kalubit lang ni Darren sa hawak nitong barel ay bubulagda na siya. He really is a devil. A handsome devil. Napakayabang mo talaga. Tila naubos ng pasensya ni Darren. Kaya sinenya sa niya ang mga tauhan niya na suguri ng binata. Close your eyes, woman. Rinig ko pang sabi ni Sir bago ako nakarinig ng magkakasunod na sakitan. Sinunod ko naman agad ang utos niya. Dahil katulad niya, hindi ko rin kayang makakita ng nagsasakitan. Habang nakapikit ay todo ang dasal ko na sana walang mangyaring masama sa kanya. Na sana hindi sa kanya mga naririnig kong pagdaing. Nahigit kong paghinga ko nang makarinig ng magkakasunod na putok. Butil-butil na ang pahawis sa aking noo. Ayokong magmulat kahit na may naguutos sa akin na tignan ang nangyayari. Kailangan kong magtiwala na hindi si Sir ang natamaan ng balang yun. Pero ilang minuto na siguro akong nakapikit. Wala pa rin Warren na lumalapit sa akin para sabihing okay na ang lahat. Hindi ko na mapigilang mapaluha. Oh please, please, iligtas niyo po siya. Pagdadasal ko. Tuluyan na akong napahikbi nang biglang may yumakap sa akin. Shhh, you're safe now. Mas lalo yata akong napaiyak. Ligtas siya. Thank goodness. Hindi niya ako hinayaang magmulat hanggat hindi kami nakakaalis sa lugar na yon. Ayaw niya siguro na makita ko ang mga nakilaban niyang naliligo sa sariling dugo. Pero dahil likas na matigas ang ulo ko, kaya palihim akong nagmulat para lang mapasinghap. Tama nga ako. Puno nga ng dugo ang paligid.
Lalo na si Darren na may tama pa ng bala sa gitna ng noo. Nakamulat pa ang mga mata nito. Such a hard-headed woman. Napangiwi ako ng mahina niyang pitikin ang noo ko. Mabilis din naman akong pumikit ulit. Tahimik na naming binabaybay ang daan palayo sa abandonadong ospital. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nakidnap ako kanina. At sa pangalawang pagkakataon, ay nailigtas na naman ako ni Warren. Salamat nga pala. Sambit ko. Ngayon ko lang naalalang hindi pa pala ako nakakapagpasalamat sa kanya. Saglit niya lang akong nilingon bago muling binalik sa daan ng tingin. Siya kasi ang nagmamaneho. Naka 2 weeks leave ka para umuwi ng probinsya niyo. Kaya kita pinayagan dahil akala ko uuwi ka talaga. Disappointed na napapailing siya. Nahihiya akong napatungo. Alam kong idadamay ka nila dahil akala nila babae kita. Kaya hindi ako nagdalawang isip na hayaan ka munang umalis. Di ka naman pala umalis. Kasalanan mo kasi, hindi mo naman nilinaw sa kanila. Inirapan ko siya. Lalo na nang maalala ko ang mga sinabi niya kanina kay Darren. Kulang na lang kasi, sabihin niyang mahal niya ako, kaya ayaw niya akong masaktan. Kasalanan mo dahil ang lapit mo sa gulo palagi, Micah. Wow ha, nagsalitang hindi. Pagkakakong natawa. Nadamay lang naman ako dahil sa'yo eh. Dahil akala nga nila babae mo ko. Tch! Sino ka ba kasing talaga? This time, ay nagtatanong na nilingon ko na siya. Hindi mo na kailangang malaman kung sino ko. At dahil hindi kaya ng konsensya ko na tuluyan ka mapahamak, sa akin ka na muna tutuloy. What? No way! Don't you dare raise your voice on me. Nag-iigting ang panga niya na ikinatigil ko. Ikaw naman kasi, nagugulat. Mahina siyang pumalatak. Saman siyang ka na muna mananatili hanggat hindi ko natatapos ang gulo sa buhay ko. Tinitigan niya ako. And my decision is final. Bukod sa tinutuluyan niyang unit sa hotel na pagmamayari niya, ay meron din pala siyang napakalaki pang mansyon. Totoong napakayaman niya niya, kaya hindi ko mapigilang isipin na meron siyang illegal na trabaho. Na sana, wala naman. Hindi rin naman kasi halata. Naramdaman ko rin na mabuti siyang tao. Napipilitan lang talaga siyang gumawa ng masama dahil na rin sa mga taong gumagawa sa kanya ng masama. 2 beses niya akong pinag-aksayahan ng oras na iligtas, kaya hindi na rin ako umangal pa nang dalhin niya ako rito. Kanina, hindi niya rin ako nakalimutang pakainin ng hapunan. Siya na rin ang nagsilbi sa akin, nagpapahinga na raw kasi ang nanay niya. Hindi ko alam kung katulong o totoong ina niya ba ang tinutukoy niya. Mula sa pagkakahiga ay napabangon ako nang biglang bumukas ang pinto. Ba't hindi ka pa natutulog? Masyadong nakakapagod ng araw na ito. You should sleep. Nasa may pinto lang siya. Nakapantulog na. Mukhang napadaan lang siya rito sa silid ko para i-check ako. At aaminin kong ang hot niya lalo ngayong magulong buhok niya. At kahit malamig ang klase ng tingin niya, hindi yun naging dahilan para hindi ako makaramdam ng init. Hindi ako makatulog eh. Pasimple akong tumikim upang alisin ang namumuong bara sa lalamunan ko. Mahilig ka bang manood? Ha? Maliit siyang ngumiti. Come on, let's watch. Hindi rin kasi ako inaantok. Pumasok siya upang hilahin ako sa kamay. Hindi naman ako umangal. Nagpahila ako sa kanya hanggang sa makarating kami sa silid niya. Sa sofa niya ako dinala at siya naman ay nagbukas ng TV. Horror sa Netflix ang napili naming panoorin. Magkatabi kami pero tahimik lang na nanonood. Hindi ako mapakali. Hindi pala ako makakafocus sa pinanonood ko. Lalo na't nararamdaman ko ang daliri niyang nilalaro ang ilang hibla ng buhok ko sa gilid ng tenga ko. Nakikiliti po ako. Hindi ko na napigilang magreklamo. Mahina naman siyang napangisi. Akala ko'y titigil na siya. Kaya ganun na lang ang gulat ko nang mas lumapit siya sa akin at ipatong niya ang mukha sa balikat ko. Damn woman, what did you do to me? Ramdam ko ang bigat sa boses niya at init ng hininga niya sa aking leeg. Nagdulot yon ng kilabot sa katawan ko. Dahilan para magtaasan ang balahibo ko at mag-init ang katawan ko. Dumagdag pa ang maiinit na eksena na aming pinanonood. Bakit ganun? Akala ko ba horror to? Tumaas ang bibig niya patungo sa tenga ko. Can I have the permission to kiss you?
Napasinghap ako sa gulat. Hindi ko inaasahang sasabihin niya yon. Nang lingunin ko siya, ay agad na naguntog ang dulo ng aming ilong. Sir? Namimilog ang mga matang bumaba ang tingin ko sa nakangisi niyang labi. Can I? Napalunok muna ako. Ang bala ko'y tumanggi pero namalayan ko na lang ang sarili kong marahang tumatango. Napangiti naman siya bago dahang-dahang lumapit sa akin. At segundo lang ay nakalapat na ang labi niya sa labi ko. Marahan lang sa una. Ngunit kalaunan ay naging malalim at mapupusok. Napahawak na ako sa batok niya dahil kung hindi ay mahuhulog na ako sa sofa. Dalang-dala na rin ako sa ginagawa niya. Kung hindi lang tumunog ang cellphone niya, ay baka kung saan pa napunta ang ginagawa namin. Ang sarap pumatay ng istorbo. Mahinang ungol niya bago padabog na tumayo. Ako naman ay nahimasmasan sa nangyari at mabilis na tumayo at lumabas ng kanyang silid. Sikat na ang araw ng magising ako kinaumagahan. Mabilis akong bumangon at nag-intindi ng sarili. Ngayong nandito ako sa pudan ni Warren, lulubusin ko ng kabaitan niya. Magpapatulong ako sa kanya na mahanap si nanay habang hindi pa natatapos ang 2 weeks na leave ko. Bumaba ako at nagtungo sa kusina pero hindi ko naabutan doon si Warren. Sa halip ay ang nakatalikod na babae ang nasa harap ng tungkuan at tila ay nagluluto ang naabutan ko. Good morning po. Bati ko sa ginang. Mukhang ito na ang nanay na tinutukoy ni Warren. Gising ka na pala, Iha. Good morning din. Naputo lang sasabihin niya nang humarap siya sa akin at nagtama ang mata namin. Bakas ang matinding gulat sa mukha niya. Maging ako rin naman. Sa tagal ko siyang hinanap, kung saan-saan ako napadpad, nandito lang pala siya. Nanay? Nangingilid ang luha sa aking mga mata. Siya nga, si nanay nga ang babaeng nakatayo ngayon sa harapan ko. Micah! Basag ang boses at hindi makapaniwalang sambit niya. Wala naman akong oras na sinayang. Kaagad ko siyang nilapitan at sinugod ng yakap. Mahigpit na yakap na nagpapatunay kung gaano ko siyang kamis. Masuyo niya naman akong tinaguan ng mas masuyong yakap. Ang tagal kitang hinanahap, Nay. Pagsusumbong ko. Oh, ang anak ko. Maging siya'y umiiyak na rin. At walang ibang mukhang bibig kung hindi ang sorry. Nang mahimasmasan ay dinala niya ako sa malawak na garden at doon kinausap. Bala ko nang umuwi noon, anak. Hindi lang natuloy dahil inambo siyang ina ni Warren. At bago siya namatay, inihabilin niya sa akin si Warren na huwag ko raw iiwanan hanggat hindi umaalis sa pagiging mafia ang ama nito. Natigil-gal at hindi makapaniwalang tinignan ko siya. Mafia? Ang ama ni Warren ay isang mafia? Mabait na bata si Warren. Hindi ko siya kayang basta nalang iwan. Kailangan niya ng kasama lalo na nang mawala ang ina niya. At ang kanyang ama, pinipilit siyang kuhanin at gawing mafia. Pero matigas ang loob niya na tumatanggi. Nakatulong din ang pananatili ko sa tabi niya. Hinawakan ni nanay ang kamay ko. Patawarin mo ako, anak. Kung mas pinili kong manatili sa tabi ni Warren kesang balikan ka. Napaiyak ako. Ngayon, mas lalong hindi ko magawang magalit sa kanya. Noon nga, hindi pa siya nagsusorry na patawad ko na siya. Ngayon pa kayang alam ko ng dahilan niya? Pero babalikan naman kita. Malapit na sana. Last month kasi namayapa na ang kanyang ama. Kaya wala nang namimilit sa kanya na maging pinuno ng mafia. Pero hindi pa pala natatapos doon ang panganib sa buhay niya. Dahil ang dalawang kaibigan ng kanyang ama, desidido siyang ipaligpit para hindi mapunta sa kanya ang yaman na naiwan ng kanyang ama. Anong ibig niyong sabihin? Mayaman ang ina ni Warren at dahil na rin sa sipag niya, mas lalo niyang napalago ang negosyong naiwan sa kanya. Ang ama naman niya na mafia leader, marami na rin naipundar na sa kanya rin mapupunta. Iyon ang dahilan kaya siya pilit na pinaliligpit dahil gusto ng kaibigan ng kanyang ama na sa kanila mapunta ang mga yaman. Anong plano ni Warren? Marahang umiling si nanay. Ayun ang hindi ko alam. Nitong nagdaang mga araw, pilit niya akong kinukumbinsi na umuwi na dahil ayaw na ayaw raw niyang madamay ako sa gulo niya.
pero hindi ko naman siya maiwan. Para ko na rin kasi siyang anak. Utang ko sa ina niya ang buhay ko, Maika. Kung hindi kasi dahil sa mami ni Warren, baka wala na ako ngayon. Munti ka na akong mapatay noon ng mga rapist kung hindi lang sila dumating para tulungan ako. Tumigil saglit si nanay para punasan ang mga luha sa mukha. At naiintindihan ko, anak, kung hindi mo na ako mapapatawad sa pag-iwan ko sa inyo ng tatay mo. Hindi ko na siya pinatapos pa dahil kaagad ko na siyang niyakap. Matagal na kitang napatawad, Nay. Lalong lumakas ang pag-iyak niya. At ngayon ay alam kong dahil na yun sa galak. Ganon din naman kasing nararamdaman ko ngayon. Marami pa kaming napag-usapan ni nanay. Alam na rin pala niya na may bago ng pamilya si tatay. At okay lang naman daw yun sa kanya. Hangad niya raw ang kaligayahan ni tatay. Hindi naman na nagtanong si nanay kung papaano kaming nagkakilala ni Warren. Dahil unang pagkikita pa lamang daw namin ito, ay naikwenton agad ako nito sa kanya. Nagtataka naman daw si nanay dahil iyon ang unang beses na nagkwento sa kanyang binata ng tungkol sa isang babae. At hindi naman daw niya napigilang huwag maging masaya. Matagal na rin kasi niyang hinihiling na sana dumating na ang babaeng muling magbabalik ng dating sigla nito na nawala nung namatay ang ina nito. Nang sumapit ang gabi ay pinauna ko nang kumain si nanay dahil bala kong hintayin si Warren. Wala lang, bigla ko lang siyang na-miss at hindi ko na yun itatanggi pa. Anak, aakit na ako sa taas ha. Sigurado ka ba talagang hihintayin mo si Warren? Tanong ni nanay. Galing siya sa kusina. Mukhang katatapos lang maglinis doon. Opo, Nay. O sige, gisingin mo na lang ako kapag may kailangan kayo. Yun lang. At pumanhik na siya sa itaas. Nang makaalis si nanay ay inaliw ko na lang muna ang sarili ko sa pagmamasid sa paligid. Hanggang sa makarinig ako ng paghinto ng sasakyan sa garahe. Nakangiting tumayo ako at tinungo ang pinto. Saktong pagbukas ko noon ay siyang dating rin ni Warren na tila nagulat pa nang makita ko. Gising ka pa? Tanong nito nang makabawi sa pagkagulat. Umatras naman ako para makapasok siya. Oo, hinihintay kita eh. Kumain ka na ba? Nang maisara kong pinto ay muli ko siyang hinarap. Why? Ha? Huh? Tumikim siya bago ako seryosong tinitigan. Bakit mo ako hinihintay? May kailangan ka ba? Bigla naman akong nailang sa tanong niya. Teka, sasabihin ko bang hinintay ko siya dahil bigla ko siyang na-miss? Baka lang kasi hindi ka pa kumakain. Hinihintay kita para may kasabay ka. Napakamot ako sa batok. Hindi naman halatang ninenerbiyos ako. Kumibot ang labi niya bago marahang napatango-tango. Hindi pa ako kumakain. Pero hindi mo naman ako kailangang hintayin. Tinalikuran niya na ako at nagtungo sa kusina. Kaya kong pagsilbihan ang sarili ko. Alam ko, gusto ko lang bumawi sa pagliligtas mo sa akin kahapon. Saad ko na nakasunod sa kanya. Kumuha ako ng 2 plato at kutsara bago yun inilagay sa lamesa. Siya naman ay naupo na pagkakuha ng baso. Hindi kita niligtas, Maika. Natigilan ako sa pagsasandok ng sumeryoso na naman siya. Kasalanan ko kung bakit ka nila kinidnap. Kaya obligasyon kong iligtas ka. Still, niligtas mo pa rin ako. Nangingiting aso sa harap niya. Pwede mo naman kasi akong pabayaan na lang doon, pero hindi mo ginawa. Bakit ko naman gagawin yun? Para patunayan sa yung masamang tao talaga ako? Napawi ang ngiti ko. Hindi niya pa rin talaga nakakalimutan yung sinabi ko noon. Hindi ko naman talaga siya literal na sinabihang masamang tao. Ang sabi ko lang, mabuting tao ang mga tipo ko. Anyways, ngayong nahanap mo ng nanay mo, babalik ka na ba sa probinsya nyo? Muli akong natigilan. Kumunot ang noo ko. Paano niya nalaman yun? Pinaimbestigahan kita. Ha? Biglang nanlaki ang mga mata ko. Bakit naman? I just want to. Nagkibit-balikat siya. So, anong ang plano mo? Matagal bago ako makaisip ng isasagot. Hindi ko pa nga pala naiisip ang susunod kong gagawin ngayong nakita ko na si nanay. Isasama ko ba siya pabalik ng probinsya? Pero parang nakakabustos naman yun kay Nanay Silda. Pero kung iiwan ko naman dito si nanay, edi parang ganun din. Hindi pa rin kami magkakasama. Hmm,
Looks like hindi ka pa nakakabuo ng desisyon. Muling bumaling ang tingin ko sa kanya. You can stay here naman, since anak ka naman ng taong tinuring ko ng pangalawang ina. Talaga? Muli akong napangiti. Thank you. Huwag ka mag-alala. Walang makakaalam na dito ako natuloy sa inyo. Wala talaga. Dahil hindi ka na makakapagtrabaho pa sa hotel. Ha? Huh? Para naman akong sinabugan ng bomba ngayon sa sinabi niya. Ano bang trip nito? Mabait tapos bigla nilang mandedemonyo. Pagkatapos niyang sabihin yun ay hindi na siya muli pang nagsalita. Maging ako'y tumahimik na rin. Mukhang wala siya sa mood. Ang sungit na naman kasi. Panglimang araw ko narito sa mansyon at sinusulit namin ni nanay ang bawat araw na hindi kami nagkasama. Wala namang tutol dun si Warren. Mabait siya kay nanay. Totoo yung sinabi niya na parang ina na nga ang turing niya rito. Nasa mansyon lang kami maghapon. Nagsawa na kami kakapamasyal sa labas. Nakakalabas pa rin naman kami. Yun nga lang ay bantay sarado ng mga tauhan niya. Kasalukuyan ako nakatambay dito sa garden nang tumunog ang cellphone ko. Napangiti ako nang makitang si tatay yun. Nabanggit ko nga pala sa kanya na natagpuan ko na si nanay at magkasama kami ngayon. Nung una nagulat siya at nagtaka kung papaano kong nakita. Kaya sinabi ko sa kanya ang totoo. Ang akala ko ngay magagalit siya, pero ibang nangyari. Umiyak siya at humingi ng tawad sa akin dahil pakiramdam niya ay nagkulang siya bilang ama. Kaya pilit ko pang hinanap si nanay. Pero pinaintindi ko naman sa kanya na hindi. Sadyang gusto ko lang hanapin si nanay. Kailan ka ba mauwi rito anak? Namimiss ka na namin eh. Nagtatampo na naman siya. Sa tuwing tatawag siya, iyan palaging tinatanong niya. Malapit na po, tay. Bala ko ring isama si nanay. Gusto niya raw kasing personal na humingi ng tawad kay tatay. Pero wala nang comeback na magaganap. Dahil si tatay ay para talaga kay nanay Silda. Ganun talaga siguro ang love. Hindi lahat ng akala mong para sa'yo, para sa'yo na. Minsan may ibang mas better na nakalaan para sa atin. You look sad. Napapitlag ako sa kinauupuan ko nang biglang sumulpot si Warren. Oo nga pala. Mas madalas ko na rin siyang nakakausap ngayon. Kahit palagi siyang masungit, hindi ko pa rin napigilang huwag siyang mahalin ng palihim. Ah, tumawag kasi si tatay. Nagkibit-balikat ako. Naguguluhan ako eh. Hindi ko alam kung kaya ko bang iwan dito si nanay. Hindi ko rin naman kaya na hindi uwian si tatay. Umupo siya sa tabi ko. Eh ano bang gusto ng puso mo? Tinignan ko siya. Hindi ko alam na maririnig ko yun sa kanya. Teka, bibigyan niya ba ako ng advice? Ikaw. Ay, shoota na dulas. Ah? Maangya akong tinignan. Hindi. Ano, hindi ko pa kasi alam. Nakamot ko tuloy ang sentido ko. Kahit hindi naman makate. Hindi ka naman nila pinapapili, Micah. Pwede mo silang makasama parehas. Hindi mo kailangang pahirapan ng sarili mo. Anya, may point naman siya. Tama. Bubukod ako ng bahay at bibisitahin ko nilang sila pareho. Pwede rin. Napatangu-tangu siya. Pwede rin namang ako ang piliin mo. Ako naman ngayon ang napamaang. Sinabi mo noon na mabuting tao ang mga tipo mo. Napangiti siya. Ayaw mo ba sa asul ang mga mata? Biglang nanlaki ang mga mata ko. Anong sinasabi mo dyan? Mas lalong lumawak ang ngiti niya. At mas lalo lang akong napamaang nang lumuhod siya sa harapan ko at maglabas ng isang pulang rosas. May kasulidad. Can you be my girlfriend? Kikiligin na sana ako. Kaso na-disappoint pa rin ako. Inaasahan ko kasing sing-sing na eh. Oh, bakit nakasimangot ka? Ayaw mo ba? Bigla namang lumungkot ang mukha niya. Inirapan ko siya. Ayaw agad? Hindi ba pwedeng disappointed lang? Akala ko kasi sing-sing na eh. Ha? Huh? Siya naman ngayon ang napakamot sa sentido. Rose muna sa ngayon. Pero kapag maayos ng lahat, pangako, hindi lang sing-sing ibibigay ko sa'yo. Tunay ba? Magkakasunod siyang tumango. O siya, tumayo ka na dyan at halikan mo na ako. Natatawa namang tumayo siya. Matapos kong tanggapin ang rosas, ay sa kanya naman ako siniil ng halik. Parehas kaming nakangiti na maghiwalay ang mga labi namin.
I love you. Feeling ko, nasa cloud nine ako ng mga oras na ito. Ang sarap palang marinig ang mga salitang yun mula sa taong mahal mo. Ay, naudlot ang sana'y sasabihin ko nang makarinig ng magkakasunod na putok ng baril sa labas. Kasunod nun ay dumating ang hinihingal niyang tauhan. Boss, sumusugod po sila, Laren. Humigpit ang hawak ni Warren sa akin nang marinig yun. Iandaan niyo mga armas, bilis! Kaagad namang tumalima ang lalaki. Nakaigting ang pangang binalingan ako ni Warren. Don't be scared. Mahigpit niya muna akong niyakap bago ko hinigit ng mansyon. At dahil umingay na ang putok ng mga baril, ay nag-aalala kaming sinalubong ni nanay. Mga anak, ayos lang ba kayo? Kaagad ko namang tinakbo ng yakap si nanay. May sasakyan sa likod. Kailangan nyo nang makaalis rito. Muli akong hinigit ni Warren papunta sa likod ng mansyon. Nakasunod sa amin si nanay, pati na rin ang lima niyang tauhan. Ang iba niyang tauhan ay nasa labas at siyang sumasalubong sa mga kalaban para hindi tuluyang makapasok sa loob ng mansyon. Sa likod ng mansyon ay merong malawak na bakuran. Sakto lang doon ang naghihintay sa amin na chopper. Nay, iyahatid po kayo ng chopper na yan sa Mindoro. Saad ni Warren na makalapit na kami sa malaking chopper. Natigilan naman at iiling-iling na nilingon ko siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka sasama sa amin? Huwag ka mag-alala. Susunod ako sa inyo. Tatapusin ko lang ang gulo rito. Pangako yan. Tuluyan na akong napaiyak sa isiping may posibilidad na mapahamak siya rito. Hindi ko kakayanin. Hindi ko pa nga nasasabi sa kanya kung gaano ko siyang kamahal eh. Boss, kulang na ho tayo sa tao. Masyadong marami ang kalaban. Ang iba po nakapasok na sa mansyon. Rinig kong boses sa hawak niyang walkie-talkie. Mas lalo kong hinigpitan ng kapit sa kamay niya. Sumama ka nalang, Warren. Iwanan mo ng lugar na ito. Magsisimula tayo ng bago. Please. Kulang na lang ilumuhod ako sa harapan niya. Hindi maaari. Susundan at susundan nila ako, Micah. But don't worry. Tatapusin ko ang laban na ito. At babalik ako sa iyo ng buong buo. Anya, at pilit pang ngumiti. Pero kahit hanggang tenga pang ngiti niya, hindi pa rin matatakpan nun ang lungkot na nakikita ko sa magaganda niya mga mata. Boss, kailangan na pong umalis nila, Ma'am Micah. Malapit na rito ang mga tauhan nila rin. Singit sa amin ang tauhan niya. Kasunod nga nun, ay nakarinig kami ng putok ng baril, hindi kalayuan sa pwesto namin. Binalingan niya naman si nanay, pati ang isa niyang tauhan. Tayo na, Micah. Susunod si Warren. Magtiwala ka sa kanya. Hindi po. Hindi ko siya kayang iwan, Nay. Pero ang pagmamatigas ko ay walang nagawa nang buhatin ako ng isa niyang tauhan at sapilit ang isakay sa chopper. Wala na akong nagawa nang lumipad na paitaas ang chopper. Warren, ipangako mong susunod ka. Sigaw ko kahit hindi ko sigurado kung maririnig niya ba ako. Basta, kita ko na lang siyang nakatanaw sa amin mula sa ibaba. Mahal kita, Warren. Mahal na mahal kita. At hihintayin kong pagbalik mo. Inipon kong lahat ng lakas ko para malakas kong maisigaw yun. At kahit mataas ng lipad ng chopper, ay kita ko pa rin ang matamis na pagngiti ni Warren. Kasunod noon, ay kita ko rin ang pagsulpot ng mga kalaban palapit sa kanya. Hindi ko na nakita pa ang ibang nangyari dahil hinigit na ako ni nanay at mahigpit na niyakap. Babalik siya sa iyo, anak. Magtiwala ka. 6 months later, marami nang nagbago. Nagkapatawaran na sila nanay at tatay. Okay na si tatay sa pamilya niya. Si nanay naman ay masasabi kong masaya at kontento na rin. Busy nga lang dahil sa negosyo niyang ipinatayo. Habang ako, ito, naghihintay pa rin sa pagbabalik niya. Sa loob ng 6 na buwan, wala akong ginawa kung hindi ang humiling at magdasal na sana. Ayos lang siya. Hindi na rin kasi kami nagkita pa. Araw-araw ko siyang hinihintay pero walang bakas niya. Baka talagang ipinanganak lang ako para iwan at hindi para balikan. Pero teka, hindi naman ako ang naiwan ah. Ako ang nang iwan. Iniwan ko siya kahit alam kong maraming kalaban at maaari siyang mapahamak. Kung sana, mas pinilit ko siya na sumama na sa amin. Baka kasama ko siya ngayon. Baka hindi ako umiiyak ngayon.
at baka masaya na kami ngayon. Pero hindi. Iniwan ko siya. At ang kapal naman ng mukha kong hilingin na sana, balikan niya ako. Anak, may bisita ka. Mula sa siwang ng pinto ay sumilip ang nakangiting si nanay. Oo nga pala, dito ako tumutuloy sa kanya. Okay lang naman daw kay tatay. Masama ho ang pakiramdam ko, nay. Hmm? Baka magsisi ka kapag hindi mo siya binaba. Pinigilan kong mapairap nang makita kong pilya siyang nakangisi. Sabihin niyo ho kay Marvin, tigilan muna ang pangungulit sa akin. Tukoy ko sa aking kababata. Simula nang bumalik ako rito sa Mindoro, hindi niya na ako tinigilang guluhin. Baklang yun? Hindi siya. Mas gwapo itong bisita mong to. Sino ho ba? Basta babain mo na lang. Yun lang, at isinira niya na ang pinto. Tamad naman akong bumangon. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras na tignan ang sarili ko sa salamin. Ilang araw na akong hindi naliligo. But who cares? Tinatamad na nga ako sa lahat eh. Sino ba kasi yan? Malapit na ako sa salas nang matigilan ako sa nakita ko. Matangkad na lalaki ang ngayon ay nakatayo pa harap sa bintana. Pero kahit nakatalikod siya sa akin, ay kilalang kilala ko siya. Kaagad na nangilid ang luha sa aking mga mata. Hindi pa man siya humaharap, ay tinakbo ko na ang pagitan namin at sinugod siya ng yakap. Warren! Sinubsob ko ang luhaan kong mukha sa malapad niyang likod. Saglit siyang natigilan, siguro ay nagulat sa ginawa ko. Pero nang makabawi sa pagkagulat, ay pumihit din siya paharap sa akin. Damn woman, palagi mo akong ginugulat. Masungit pero nakangiting sambit niya, habang hawak ang dalawa kong pisngi. Hindi ko naman na siya pinansin, dahil agad akong tumingkayad para abutin ang labi niya. At siniil siya ng malalim na halik. Nang tumugon siya, ay gigil kong kinagat ang labi niya. Parusa dahil sobra siyang nagpamiss sa akin. Hey, pag ikaw ang pinanggigilan ko, isang linggo kang hindi makakalakad. Natatawang saan niya matapos kong lubayan ang namumula niyang labi. Inirapan ko naman siya. Kasalanan mo eh. Bakit ngayon ka lang? Ang tagal kitang hinintay. Parang muli ay gusto ko na namang maiyak. Halos mabaliw na ako nang hindi ka nagpakita sa akin. Hush now, sorry na. Hinigit niya ako para yakapin. Diba sabi ko naman sa'yo, babalik lang ako kapag okay ng lahat. Kapag hindi na magulo, marami lang akong inayos. Dahil gusto ko, kapag nagbalik na ako, wala nang gulo at wala nang makakapagpahiwalay sa atin. Naiinis ko pa rin siyang sinuntok sa dibdib. Eh bakit ang tagal? Paano kung tuluyan na akong nabaliw? Eh di hindi mo na ako lalong nabalikan. Hindi na tayo endgame. Mahina naman siyang natawa. Hinawakan niya muli ang mga pisngi ko. Kahit isang taon kang hindi maligot maasim, ikaw pa rin ang endgame ko. Hindi ako papayag na hindi. Pinatakan niya ako ng mabilis na halik sa labi. Tsaka gusto ko rin maging mabuting tao para sa'yo. Dahil alam kong yun ang mga tipo mo. Kahit masamang tao, pwede na. Basta, yung masamang tao na yun, iikaw. Kung ganun, dumistan siya sa akin. Pagkuway, lumuhod. Napatakip naman ako sa aking bibig. Expected ko nang dito rin kami mauuwi. Pero hindi ko naman inakalang ngayon na siya magpo-propose. Naglabas siya ng maliit na kahon na naglalaman ng singsing. Nakangiting tiningala niya ako. May kasalidad. Wala nang intro-intro. Oo na kagad. Isuot mo na yan. Dali! Umingay ang paligid dahil sa mga tawa sa sinabi kong yun. At ngayon ko lang napansin na hindi lang pala kami ang tao dito sa sala. Nandito rin pala ang buo kong pamilya at ang mga kaibigan. Napangiti ako. Sa halip na mahiya ay naging proud pa ako. Ito kasi ang gusto ko. Ang masaksihan ng magulang ko kung sinong lalaking mahal ko at mahal ako. Warren's point of view. Hindi ko inaasahan to. Ang babaeng nakita ko ng gabing yun, ang babaeng gumugulo sa isip ko, ay siya palang babaeng nakatadhana para sa akin. Ang babaeng mahal ko, babaeng dahilan kung bakit bigla kong gustong mabuhay ng matagal. At ang babaeng handa akong ipaglaban sa lahat. Nang umalis ang sinasakyang chopper nila Micah, nagpatuloy ang laban sa pagitan namin ni Laren.
Galit na galit siya nang malaman ang pagkakapatay ko sa kakambal niyang si Darren. Hindi na ako nag-aksaya ng oras at ipinaliwanag na kaya namatay ang kambal niya dahil na rin sa katigasan ng ulo nito. Nagagalit sila sa akin dahil sama nang iniwan sa akin ang yumao kong ama na wala naman akong balak na tanggapin. Kaya kong mabuhay kahit walang manang yun. Hindi ko kayang tumanggap ng kahit anong mula sa ama ko na siyang dahilan kung bakit namatay ang ina ko. Willing akong ibigay sa kanilang pamana at ang Mafia Underground dahil wala na akong balak na pasukin ang magulo nilang mundo. Pero mas gusto nilang mawala ako sa mundo na hindi ko naman mapapayagan. Kaya kahit labag sa loob ko, nilabanan ko sila. At sa huli, namatay din sila rin dahil rin sa katigasan ng ulo niya. Pilit niya akong hinahabol noon gamit ang kotse niya. Hindi niya alam na nawala na ng brake ang sinasakyan niya. Kaya nagdire-diretso yun sa bangin. At ang Mafia Underground, tuluyan ka ng pinasara. Ang manang iniwan sa akin, binigay ko lahat sa mga tauhan ng Mafia Underground. Dahil lahat ng tao deserve magbago. At ngayon, isa ako sa mga magbabagong yun. Magsisimula ng bagong buhay kasama ang mahal ko. Micah's point of view. Hanggang ngayon, para pa rin akong nakalutang sa alapaap. Hindi ako makapaniwalang ikakasal na ako kay Warren, ang lalaking may asul na mga mata. Ngayon, naniniwala na talaga ako na everything happens for a reason talaga. Nakatadhana talaga akong pumunta ng Maynila dahil naroon ang lalaking magpapabago ng buhay ko. Ang lalaking makakasama ko hanggang pagtanda. Ang lalaking handang ibuwis ang sarili para lang masiguradong ligtas ako. Hindi mawala-wala ang ngiti ko. Lalo na nang tuluyan kaming makalapit kay Warren na sobrang gwapo sa suot niya. Alagaan at pakamamahalin mo sanang anak ko, iho. Makakaasa ka, tay. Magalang na tugon niya pero sa akin nakatingin. Kanina pa yan, halos matunaw na nga ako eh. Dahil buong oras kong paglalakad ay sa akin lang siya nakatingin. Ang ganda mo naman. Sigurado ka na ba talagang sa akin ka magpapasakal? Tanong niya habang inaalalayan akong makarating sa harap ng altar. Oh, oo, bakit? Ayaw mo ba? Magkakasunod naman siyang napailing. Hindi, dahil simula nang magtamang mata natin ng gabing yun, pinangako ko nang kapag nahuli kita, hinding-hindi na kita pakakawalan pa. Hindi talaga siya nabibigo ng pakiligin ako palagi. At dahil nag-uumpisa ng pari, ay hindi na ako umimik pa. Ganito pala ang pakiramdam na ikakasal ka sa taong mahal mo. Mawawala ka sa sarili dahil nalulunod ka sa lubos na kaligayahan. Bumalik nga lang ako sa wisyo ng marinig ang katagang, "You may kiss your bride." Marahan niya akong pinihit paharap sa kanya. May luha sa gilid ng mata niya. "I love you, Micah." He sincerely said, "Then kiss me." Marahan kong pinikit ang mata. Alam kong marami pa kaming pagdadaan ng pagsubok ngayong mag-asawa na kami. Pero alam ko rin naman na, tulad ng nauna, malalagpasan rin namin yun hanggat mahal namin ang isa't isa. Wakas!